Latest na balita, isa na namang TV station sa bansa, maaaring i-shutdown ang mga kaganapan, tingnan ang mga detalye. Trending na balita, kilalang TV network maaaring habang i-shutdown. Kumakalat nga ngayon at trending sa anumang bahagi ng internet world ang nakatakdang pag-shutdown di umano ng TV network na ito dahil sa kakulangan ng pondo ayon sa mga ulat. Kailangan na raw isa sa pribado ang TV network. Ang IBC 13 ay walang pondo sa ilalim ng 2023 National Expenditure Program o NEP. Isang malinaw na sinyalis na ito ay ebebenta. Kinumpirma ni IBC General Manager Corazon Reboso ang plano para sa network sa isang panayam sa state run ng PTB4. Ayon kay General Manager Corazon Reboso ay sinabi, "Dahil nga hindi kami nabigyan ng allocation for 2023 primarily because ang sabi sa amin ng DBM, IBC is tagged for privatization." Ang Channel 13 na dating pagmamay-ari ni Roberto Benedicto ay kasalukuyang pinamamahalaan ng Philippine government bilang bahagi ng mga nasamsam na assets mula sa mga cronies ni dating President Marcos Sr. Matatandaan na nakatanggap ang IBC ng 130 milyon pesos bilang subsidiya mula sa Kabanambayan noong 2021. Ibinaba ang budget sa 73.7 milyon piso noong taong 2022. Ayon sa ulat ng bilyonaryo, ang kita ng TV network ay tumaas dahil sa block time deal sa Department of Education para sa blended learning. Ang revenue stream na ito ay hindi na sasapat dahil balik na nga sa face-to-face classes ang mga mag-aaral at ang mga block time agreement ay malamang ay magiging kaunti na. Ayon sa presidente at CEO ng IBC 13 na si Hexilon Alvarez na 300 empleyado ang nangangalib na mawala ng trabaho dahil sa napipintong shutdown. Dagdag pa niya, "Worst case scenario would probably be by the end of July, we will have to stop operations." Kung matutuloy itong pag-shutdown ng IBC 13, ay ito na ang maaaring bagong channel na makuha ng ABS-CBN. Kung maaari din namang maibigay ang analog frequency channel 13 sa mga nakapilang franchise holders na nag-aabang na lamang ng allocation ng napaka-scarce na frequency. Kung matutuloy ang mga plano, tuloy na rin namang mag-shutdown ng analog signals tulad ng analog channel 2, analog channel 7, analog channel 5 at iba pa sa 2023. Matagal ng plano ang pag-shutdown ng mga analog transmitter. Subalit nauudlot ito noong 2014 at noong 2017. Anong masasabi mo tungkol sa napapintong shutdown ng Channel 13? Sino kaya ang mabibigyan ng Channel 13 frequency? Shoutout tayo kina YL Teres, kay Wilfredo Yasar at kay Julius Ramos. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.